Good news muna mga kasambahay dahil isa pang big time oil price rollback ang ipatutupad ng mga oil companies ngayong Linggo. Ito na ang ikawalong sunod na linggo na nagpatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Ito ang balita ni Monoxon. Sa ikawalong sunod na linggo ay muli namang bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga industry player, magkakaroon ng 2 pesos kada litro na bawas sa presyo ng gasoline, 2 pesos and 10 centavos per liter sa diesel, habang 2 pesos per liter rin na bawas sa presyo sa kerosene. Ilan sa mga oil company ay maagang nagpatupad ng bawas presyo. Noong Sabado ay nag-price rollback na ang Phoenix Petroleum. Ngayong araw naman nag-adjust ng presyo ang Sea Oil at Jetty. Habang sa Martes pa ng umaga magro-rollback ang malalaking kumpanya tulad ng Shell, Caltex, PTT Philippines at Total. Sa loob ng 8 linggo, umaabot na sa mahigit 12 pesos ang rollback sa gasoline, habang umaabot na sa mahigit 10 pesos ang rollback sa diesel. Kung ihahalin tulad, halos mag-aabot na ang kabuuang bawas presyo sa loob ng 8 consecutive weeks kumpara sa kabuuang bawas presyo sa buong taon. Pero ayon sa Department of Energy, posible na mahinto na ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo kapag natuloy ang pagpupulong sa December 6 ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Plano ng OPEC na magbawas na ng supply upang mabalanse ang merkado. Maaaring magkaroon ng adjustment ang prices. Baka yung nararanasan na sunod-sunod ng pagbaba, maaaring magkaroon lang, mag-even lang o kaya magkaroon ng increase. Yun ang posibilidad. Napansin ng OPEC na lubhang lumalaki ang supply ng langis na posibleng ikalugi nila kung hindi ito lahat magagamit o makokonsumo. Samantala, nitong weekend, nagpatupad rin ang rollback sa presyo ng LPG ang mga kumpanya ng langis. 5 piso kada kilo o 55 pesos ang nabawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ibababa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa 9 na piso ang minimum na pasahe sa mga jeep. Kasunod ito ng 8 sunod na linggo na nagpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating komunikasyon si Joan Nano para sa detalye ng kanyang balita. Joan, go ahead. Yes, Attorney Reg, epektibo simula bukas, muling ibababa sa 9 na piso ang pamasahe sa jeep para sa unang 4 na kilometro ng biyahe, batayan sa pinakabagong direktiba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sakop nito ang mga jeep na bumabiyahe sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Sa isinagawang deliberasyon ngayong hapon ng Technical Working Group ng LTFRB, nagkasundo ang mga ito na muling ibaba sa 9 na piso ang pamasahe sa jeep. Alinsunod rin ito sa kautusan ng Department of Transportation matapos ang 8 linggong sunod-sunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon nga sa LTFRB, hindi na mangangailangan ng panibagong kopya ng fare matrix o taripa bago maipatupad ang fare rollback. Paliwanag nga ng LTFRB, ang 9 na pisong rollback ay provisional lamang dahil bukas ay magkakaroon pa ng pagdinig para sa isa pang petisyon na humihiling naman na ibalik sa 8 piso ang minimum na pasahe. Samantala, muli namang palalakasin ng LTFRB ang kanilang kampanya kontra mga pasaway at nangongontratang mga taxi driver ngayong holiday season. Kasama nga ang ilang grupo ng mga taxi operator at ilang mga mall operators, muling lumagda sa isang pledge of support and commitment ang mga ito sa LTFRB na layong paigtingin ang kampanya upang madisiplina ang mga taxi driver na tumatanggi at nagsasamantala sa mga pasahero. Babalangan ng LTFRB, papatawan ng 5,000 pisong parusa ang mauhuling taxi driver para sa unang paglabag, 10,000 piso at pagkaka-impound ng taxi sa isang buwan sa ikalawang offense, habang 15,000 pesos naman at suspensyon ng prangkisa ang ipapataw sa third offense. Aminado nga ang LTFRB na kulang ang kanilang mga tauhan upang mahigpit na maipatupad ang Oplan Isnabero. Kaya naman makikipagtulungan ang ahensya sa mga security ng mga mall at bus terminal upang madisiplina ang mga pasaway na taxi driver. Kasama rin sa mga kinausap ng LTFRB ang mga provincial bus operators upang tiyaking maayos sa mga terminal at ligtas na ibiyahe ang kanilang mga bus upang makaiwas nga sa mga aksidente. Nangako ang mga ito, Attorney Reg, na sisikapin nilang maibigay sa mga pasahero ang nararapat na serbisyo upang masiguro na magiging maayos at ligtas ang kanilang mga biyahe ngayong holiday season. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Attorney Reg.
Maraming salamat, Joa Nano, nagulat ng live mula sa Quezon City. Sa ibang balita, tatalakayin sa cabinet meeting bukas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang rekomendasyon ng economic managers nito na ituloy ang pagpapataw ng dagdag na buwis sa langis sa susunod na taon. Tiwala naman ang Malacanang na maipapaliwanag na maayos ng economic managers sa Kongreso ang ginawang pagbawi sa kanilang naunang rekomendasyon na huwag nang ituloy ang dagdag na oil excise tax sa 2019. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Suportado ng Malacanang ang rekomendasyon ng economic managers na ituloy ang dagdag na buwis sa langis sa taong 2019. Ito ay sa kabila ng kinakailangan munang aprubahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang mas matatalakay maigi sa isasagawang cabinet meeting bukas. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, sapat ang kakayahan ng mga economic managers na ipaliwanag sa Kongreso ang dahilan kung bakit binawi nila ang panukalang suspindihin ang ikalawang bugso ng dagdag buwis sa langis sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN Law. Una nang napaulat na nagpahayag ng pagkabahala ang mga mambabatas ukol dito. I'm sure the economic managers have basis to make that recommendation. They are competent and able to explain themselves to the lawmakers. Ayon kay Senador Sonny Angara, bago magdesisyon sa pagtaas ng dagdag buwis, kailangang makatiyak na bababa nga ang inflation o pagtaas ng antas ng presyo ng mga bilihin at buunang natatanggap ng mga pinaka-apektado mga Pilipino ang ayuda mula sa pamahalaan. Ayon naman kay Panelo, ibabatay ni Pangulong Duterte ang kanyang desisyon sa batas bukod sa rekomendasyon ng kanyang mga economic manager. Batay sa provisyon ng TREIN Law, kung aabot ng $80 per barrel o higit pa ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng tatlong buwang sunod-sunod, sususpindihin ng pamahalaan ang nakatakdang susunod na ipapataw na buwis sa fuel. Subalit noong nakalipas na linggo, nagdesisyon ng mga economic managers ng Duterte administration na irekomenda sa punong ehekutibo na ituloy na ang dagdag na 2 pisong buwis kada litro ng langis at gasolina dahil sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at inaasahang pagbaba pa nito sa mga susunod na buwan. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tiwala pa rin ang Malacanang na maipapasa ang panukalang pondo bago matapos ang taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nangako ang mga senador na kaalyado ng administrasyon na magdo-double time sa deliberasyon sa proposed national budget, lalo na't ang publiko naman ang makikinabang sa pagpapasa ng panukalang batas. Una nang nabanggit ng Duterte administration na target ng Malacanang o ng malagdaan ni Pangulong Duterte ang 2019 GAA sa 3rd linggo ngayong buwan ng Desyembre. Hinggil naman sa napaulat na budget insertions, ipinauubayan na ng palasyo sa Kongreso na siyasatin ito dahil ito naman ang mandato ng mga mambabatas. Muling nagpaalala ang Manila International Airport Authority sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na mag-ingat sa mga kawatan at masasamang loob na posibleng manamantala ngayong holiday season. Ito ang balita ni Joanan. Pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong holiday season. Ayon kay MIAA General Manager Eddie Monreal, inaasahan na ang pagdating sa bansa ng mga overseas Filipino workers at mga turista na magbabakasyon ngayong Disyembre. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang MIAA na mag-ingat laban sa mga posibleng kawatan at masasamang loob na magsasamantala sa mga pasahero. Paliwanag ni Monreal, karaniwang nakikihalubilo ang mga kawatan sa public areas ng NAIA upang makahanap ng mabibiktima. Recently, may mga nahuli kami na snatcher worth of 120,000. Meron pa isa naman po na nahuli kami, almost 250,000. Na-resolve po ng ating mga kapulisan yan. Huwag po silang makikinig sa mga taong hindi nila kilala na trying to win their trust na keso may sasakyan, merong kesa kung anong padadala, huwag na huwag po sila gagawa nun. Dahil hindi natin kakilala, baka masingitan tayo o ating daladala naman ay nakawin. Tiniyak naman ni Monreal na patuloy nilang ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa NAIA. Ngunit hindi pa rin aniya maiiwasan na may mga pagkakataong makalulusot pa rin ang masasamang loob. Inabisuhan na rin ng MIAA ang mga pasahero na agad na makipag-ugnayan sa mga airline company sakalin mayroon silang nawawalang gamit o bagahe. Kung meron po silang nawawalang
gamit. They feel that their bags were tampered. Meron sa tingin nila may nawawala. Timbangin kagad, i-report sa airline. Nandiyan po yung mga kawani ng airline sa arrival. I-document. Kasi unang-una ho, hindi ho kawani ng MIA ang humahawak sa mga bagahe. Airline representative po yan. Sa ngayon ay gumagamit na ng body cameras ang mga baggage handler ng MIAA. Ipinagbabawal na rin ang pagsusuot ng mga ito ng damit na may bulsa, maging ang pagsusuot ng mga alahas upang maiwasan na may ugnay pa sa mga isyu ng nakawan sa NAIA. John Ano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Itinanghal na unang weekly winner ng A Song of Praise o As of Year 8 ngayong Desyembre ang awit na Alay Ko ng isang entrepreneur mula sa Bulacan. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. God-given kung ituring ng entrepreneur mula sa Bulacan na si Madonna Rosas ang awiting Alay Ko. Ito ang kanyang unang entry sa Song of Praise o ASOP na sa kabutihang palad ay nagwagi sa unang weekly elimination ng programa para sa buwan ng Disyembre. Hiniling ko sa Diyos na makabuo ako ng kanta. At yung araw na yon, sa hindi inaasahang panahon, yung mga mensahe, parang sunod-sunod na dumating sa isip ko at naisulat ko yung kanta na yun. Ayon kay Madonna, sa pamamagitan ng kanyang awit, ay nais niyang ibahagi sa mga tao ang pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng suliranin na alalahanin sa buhay, kung may kasama tayong Diyos, ang kahinaan nagiging kalakasan, maging kalungkutan nagiging kasiyahan. Dahil kung may Diyos tayo kasama sa buhay, ang mananahan sa puso natin ay pag-asa, kapayapaan at pag-ibig. Pinakatumatak sa hurado ng ASOP TV ang arrangement ng likhang awit ni Madonna. Very challenging yung ano na yan eh, yung rhythm na yan eh, na iyong inada para sa kanta mo. Pero kailangan properly use din siya. Gusto ko tong kantang to kasi nga yung beat very traditional. Tinalo ng awit na Alay Ko ang song entry na In Your Silence ni Joe Chua at Ayoko Na ni Joanda. Panginoon, naririto, wagas na pag-ibig ang Alay Ko. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Hanggang irekomenda ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na muling palawigin ng martial law sa Mindanao dahil sa patuloy na presensya ng mga teroristang grupo sa rehiyon. Pero ang ilang mambabatas tutol sa panukalang ito ng AFP at PNP. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nais ng sandatahang lakas at ng pambansang pulisya na palawigin ng isang taon pa ang batas militar sa buong rehiyon ng Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff Carlito Galvez Jr., ito ay dahil hindi pa rin umano tuluyang tumitigil ang mga teroristang grupo sa paghasik ng gulo. Gaya na lang umano ng mga pagpapasabog na nangyari sa Barangay Colonia, Lamitan City, Basilan noong July 31 na ikinamatay ng 10 sibilyan. Sultan Kudarat bombing noong August 29 na may 2 casualty at ang pagpapasabog nito lang buwan ng Setyembre sa General Santos City na ikinasugat ng 8 individual. Ang panukalang martial law extension ay rerekomenda ni Galvez kay Defense Secretary Delfin Lorenzana upang pag-usapan sa isasagawang command conference sa susunod na linggo. Suportado rin ito ng Philippine National Police. Okay, pabor sa amin yan. It's because of the upcoming plebiscite and the upcoming elections. Mindanao, ha? Tutol naman sa martial law extension ng Makabayan Congressman dahil ang target umano ng AFP ay ang mga kritiko ng administrasyon. They wanted because hindi pa po fully napapatahimik ang mga tao doon.
they wanted to silence all dissent. They wanted to silence all opposition. Ayon naman kay Senator Aquilino Coco Pimentel III, bukas naman ang mga senador sa panukalang ito. Ngunit kailangan munang idepensa ito ng mga opisyal na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas militar. Dapat kung meron man na request for extension, there should be a briefing. At bakit justified pa even after 1 year and 7 months. Naniniwala ang Malacañang na posibleng mahikayat si Pangulong Duterte na palawigin ang martial law sa Mindanao dahil umano sa bilang ng mga mamamayang sumusuporta dito. Of course, the President will always evaluate whatever recommendations that the AFP and the PNP will give him. But given the support of martial law in Mindanao, even by a Catholic bishop and the citizens there, the president may be persuaded to grant, to approve the recommendation. But, of course, again, that is the prerogative of the president. Ngayong December 31, matatapos na ang ikalawang martial law extension. Ang Kamara at ang Senado ang mag-aaproba sa panukalang palawigin ng martial law. Oras na isumite na ni Pangulong Duterte sa Kongreso ang kanyang rekomendasyon. Ayon naman kay House Majority Leader Rolando Andaya Jr., handa ang Kamara na ibigay ito sa Pangulo. Pero dadaan ito sa deliberasyon at kukonsultahin nila ang mga kongresista mula sa Mindanao. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sasampahan ng reklamong kidnapping ng Philippine National Police o PNP ang grupo ni dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Ito ay matapos silang ireklamo ng 5 magulang dahil sa pagtangay umano sa kanilang mga menor de edad na anak sa Salugpungan School sa Davao del Norte. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Itutuloy ng Philippine National Police o PNP ang pagsasampa ng reklamong kidnapping laban kay dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo at 17 iba pa kaugnay ng pagtangay umano sa 4 na menor de edad mula sa Salugpungan School, Davao del Norte. Una nang isinampa ang reklamong kidnapping ng PNP sa Davao del Norte, subalit hindi tinanggap ng piskal dahil sa kakulangan ng dokumento. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, muli nilang ihahain ang reklamo kasama ang affidavit ng 5 magulang ng mga bata. We can never fabricate charges. Hindi kami makapag-charge kung walang complainant. That's why unang-una hindi nga tinanggap yung kidnapping na final ng Region 11, di ba? Hindi nga pinal, pero the violation of RA 7610 ay tinanggap ng piskalya. Dagdag pa ni Albayalde, inirereklamo rin ang mga lumad na nagtungo noong nakaraang buwan sa Camp Crame ang itinuturo sa mga bata sa naturang paaralan. We're not telling that that school is illegitimate, but what they're saying is what they teach in that school. Dahil sabi nila na yung pati yung pambansang awit na pinapakantahan nila ay iba. No? At kinanta pa nila dito yon. We're not making this up. No? Pumunta sila dito, alam ng mga bata, umiyak yung mga bata na sila ay pinapapasok doon sa school na yon, pero iba ang tinuturo. Ang tinuturo nila kung paano mag-rally at tinuturo nila kung ano-ano para doon sa Kilusan. Noong Miyerkules ng gabi, naharang sa isang checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte, sina Ocampo kasama ang mga bata na una nang inireport ng kanilang mga magulang na nawawala. Bukod kina Ocampo at Alliance of Concerned Teachers Representative Francisca Castro, kabilang din sa mga inaresto ang 4 na pastor, isang school administrator at 11 guro. Nitong Sabado, pansamantalang nakalaya ang grupo ni Ocampo matapos makapaglagak ng 80,000 pisong piyansa. Itinanggi ng mga ito na dinukot nila ang mga bata at iginiit na iniligtas lamang nila ang mga ito mula sa mga paramilitary groups na nanggugulo umano sa Salugpungan School sa Davao del Norte. Umpisa pa lang ng klase at the beginning of the school year, meron ang pinipirmahan yan. Ang parent at ang teacher, ang school agreement na yan na parang ang parental consent ay binibigay na ito doon sa mga guro. Emergency rescue operation yon, so hindi na namin kailangan pang ng time dahil ano na yun eh, on that day ng emergency na, kaya kailangan naming respond doon. Wala kaming nakuhang tulong ng kalimang opisina, mag-assure sa amin may written permit kami para kung harangin ng mga checkpoint pagpunta ron sa eskwela,
ay mas facilitate. Pero nagpasya pa kami, ituloy pa rin yung mercy, yung humanitarian mission tinubukahan. Pinag-aaralan na ng grupong makabayan kung anong legal na aksyon ang kanilang gagawin laban sa mga pulis na umaresto sa kanila. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development ang 13 minor de edad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Isang resolusyon ang binuo ng mga leader ng LUMAD sa Mindanao na nananawagan sa mga otoridad na imbestigahan ang patuloy umanong paglabag ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa karapatang ng LUMAD. Pinaimbestigahan din ito sa Department of Education o DepEd ang itinuturo sa mga paaralan ng mga LUMAD. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nagkaisa ang mga leader ng Indigenous People o IP sa Mindanao sa pagbuo ng isang resolusyon upang manawagan sa mga otoridad na imbestigahan ang patuloy na paglabag ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa karapatan ng mga LUMAD. Kanina, mahigit 20 IP leaders sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang nagtipon at lumagda sa nasabing resolusyon. Isa sa pinaiimbestigahan ang massive recruitment ng NPA sa kanilang mga komunidad at kadalasang punterya ay mga kabataan. Iimbestigahan din ang kaliwat kanang pagpatay ng NPA sa mga leader ng LUMAD na batay sa talaan ng Mindanao Indigenous People Council of Elders and Leaders o MEPCEL, umabot na sa 1,000 IP leaders ang napapatay. 17 insidente rin ng karahasan ang ginawa umano ng mga rebelding grupo sa komunidad ng mga Katutubo. Ayon kay Lipatuan Joel Una, chairman ng MIPCEL, hindi sila titigil hanggat hindi napapalayas sa kanilang komunidad ang mga rebelding komunista. Kami nagpadayon po sili ni Magundang. Hangtod ng CGPNP mawala sa teritoryo sa 2 tribo. Tungkol kay nga naman, kinsa may nagdalag kalisod dito karon. Laman din na resolusyon ang paghihigpit at pagbabawal na makapasok ang iba't ibang non-government organization sa komunidad ng mga Katutubo nang walang pahintulot. Mula ngayon, bukas, wala nang mga institution or NGO, kahit government institution, papasukin sa ancestral domain na walang proper process. Samantala, kabilang rin sa resolusyon ang panawagan ng grupo sa Department of Education o DepEd na imbestigahan ang mga paaralan ng mga LUMAD kung ano ang itinuturo sa mga estudyante nito. Matatanda ang noong Miyerkules, naaresto sa 1 checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte, ang grupo ni dating bayan muna representative sa Toro Campo na may bitbit na mga menor de edad na LUMAD. Ito yung malaking question mark talaga sa amin, sa tribo sa buong Mindanao. Ano ba yung ginagawa nila? Bakit nag-travel ng gabi? Tapos binibit-bit yung 14 na mga minor na mga kabataan ng IP na kung tanungin natin yung mga parents nila, wala namang paintulot, walang alam kung saan sila binibit-bit. Umaasa naman ang grupo na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga IP leaders sa rehiyon ay tuluyan ng makakamit ng mga LUMAD ang kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Sa ibang balita, muling nadiin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinasok sa bansa ang isang dating police officer at opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Irerekomenda naman ng komite na ipaaresto ang dalawa dahil sa pagkakasangkot sa illegal na aktibidad. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Muli kinumpirma ng dating Customs Intelligence and Investigation Service Jimmy Guban ang partisipasyon ni na dating Senior Superintendent Eduardo Acerto at Philippine Drug Enforcement Agency Deputy Director General for Administration Ismael Fajardo sa pagpasok ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na natagpuan sa magnetic lifters. Partikular na tinukoy ni Guban si Acerto na siyang dahilan ng pagpasok ng kontrabando. Sino ba talaga nagpasok ng mga droga na yan? Si Colonel Acerto, Your Honor, ang nagbigay lang po ng kliyente.
Ang dating PDEA official naman na si Fajardo ay hindi naman tinukoy na may direktang kaugnayan sa shipment ng magnetic lifters na natagpuan sa Cavite na may lamang shabu. Ngunit ayon kay Guban, posibleng may partisipasyon rin ang dating opisyal. Colonel Fajardo, is he included? I do not have a direct knowledge about Director Fajardo and SMYD, but in the MICP, nung mag-meeting po kami ay magkasama po kami tatlo ng in-invite ako. Kwento naman ng dating PNP personnel na utusan na rin siya minsan ni Colonel Acerto. Kaya mo binigay yung support. Anong utos sa'yo? Sinabi po ni Colonel Acerto na ibigay yung iniwanan niya na support sa sasakyan sa kay Mr. Jimmy Gubanyon. Ang naturang supot ay naglalaman umano ng 300,000 pesos para sa damage control. Ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino, naghain na ng kanyang resignation si Fajardo na epektibo noong November 30. Tatapusin na ngayong buwan ng komite ang kanilang report ukol sa shabu shipment probe. Nakapaloob na rito ang rekomendasyon sa mga posibleng makasuhan sa illegal na aktibidad. Well, pinapahuli ko na si Acerto, si Fajardo, yung mga consignees. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Bubuo ng reintegration policy ang pamahalaan upang matulungan muling maiugnay sa komunidad at makabalik sa normal na buhay ang mga nalulong sa droga. Samantala, umabot na sa mahigit 12,000 ang bilang ng mga barangay na nalinis sa ilegal na droga ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa mahigit 42,000 barangay sa buong bansa, nasa 12,600 na ang idinideklarang cleared o nalilinis na ng pamahalaan sa illegal na droga. Sinabi ni DILG Assistant Secretary Rico Judge Janvier Echeverri sa programang Gerrit Street with Daniel Rozon, pinag-aaralan pa nila ngayon kung dapat nga bang gamitin ang salitang cleared. Baka mo pwedeng gamitin managed barangay, drug managed ang isang lugar. Kasi pag sinabi mong clear, ang hirap pang natawanan, ang hirap i-maintain. Ayon sa opisyal, nasa 1.2 million na ang mga voluntaryong sumuko na sangkot sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Nasa 20% anya rito ay severe o lulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nasa 300,000 na anya sa mga sumuko ang sumailalim sa rehabilitasyon. Pero ang problema, wala pang pulisya hanggang sa ngayon para sa reintegration program kung saan dapat matulungang magkaroon sila ng trabaho at muling makabalik sa normal na pamumuhay. Ang naging resulta, bumabalik muli ang iba sa masamang bisyo. So i-reintegrate mo yan. So pag ni-reintegrate mo, doon na naman papasok ngayon yung mga temptations dyan. Anong pwede sa kanila? I will use this opportunity to say na wala tayong malinaw na reintegration program pa. Ang reintegration program manggagaling dapat sa DSWD, DOLE, TESDA. That's sad dahil we've been talking about this for how many years na? Nandito pa lang ho kami sa community-based drug rehab. Kaya nga ngayon, magkakaroon kami ng focus group discussion with the four agencies together with DDB kung po pwedeng gumawa na ng policy. Ayon kay Echeverri, sa Enero ay inaasahan nilang matatapos na ang bubuoing polisiya. Nagkaroon din anya ng problema sa mga ahensyang dapat na bumabalangkas nito dahil sa papalit-palit ang mga naitatalang kalihim gaya na lamang sa DSWD at DOH. Sa ngayon ay aminado si Echeverri na marami pa ring nabibiling droga. I will be very honest to the public, no. Sana intindihin niyo rin yung sitwasyon na nung pumasok kami sa sitwasyon, even the president himself was surprised sa dami. Ganun pala kalaki. Ganun kalaki yung problema pala. Mm-hmm. And what I'm happy right now, na pwede kong sabihin sa publiko, marami nang naaayos, maraming nalilinis at nauumpisahan na. Maayos na rin anya ang ugnayan ng mga opisyal ng DILG, kagaya kay Yusek Martindinho. Nakuha niya na ba yung gusto niyang mangyari? Kasi parang gusto niya, yung lahat na tungkol sa barangay affairs, siya ang may hawak eh. Siguro ngayon, nare-realize siya, napakalawak na problema. That's why we're working with him. So, magkakabati-bati na kayo dyan? Kasi kami, matagal naman magkabati na. So, sino na lang magkakaaway dyan ngayon? Parang wala na. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue.
Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang 30 individual kabilang ang 3 Chinese nationals dahil sa illegal na pagkakwari sa Porac, Pampanga. Ito ang balita ni May Bermudez. Umabot na sa 600 ektarya ang dapat sanay 18 ektarya lamang na inilaang lugar ng pagmimina sa Porac, Pampanga. Kaya't inireklamo ng mga katutubong AITA ang mga quarrying activities doon dahil sinisiraan nila nito ang kanilang iniingatang yaman at ancestral domain. Bilang tugon, isang operasyon ang isinagawa ng National Bureau of Investigation Environmental Crimes Division sa 2 planta at quarrying site sa Barangay Manuali, Porac, Pampanga. Arestado ang 30 individual dahil sa illegal quarrying kabilang ang kapitan ng barangay at 3 Chinese nationals na pumasok lamang sa bansa bilang mga turista. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang 1 bilyong pisong halaga ng heavy equipment, makinarya, conveyances at naminang mineral. Initially, it appears that they came here as tourists. Yeah, based on the initial documents that we were able to seize. And then they stayed on and were working, operating the heavy equipments, particularly yung tinatawag nating Vibro equipments. Ito yung sa mineral processing mismo at saka yung mga payloader. Isang Ryan Clarete na may-ari umano ng Clarete Mining at isang Anson Tinglao na major stockholder ng Tag Mineral Resources Incorporated ang sinasabing nagsasagawa ng quarrying sa lugar. According to our MGB, it's more than a year na. Pero dun sa mga katutubo po, lagpas na 5 taon na raw po silang nag-ooperate dun. It would appear na meron silang permit. But what they are using are those issued by the provincial government. Hindi po pwede at hindi sasapat ang ganitong mga permits kasi ang areas of operation nila ay more than 5 hectares. Aside from that, they are into mineral processing operations. Nahaharap ang 30 naaresto sa paglabag sa Section 103 ng Republic Act 7942 of Philippine Mining Act of 1995 at Section 10 o paglabag sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Maayong gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Posibleng sampahan ng kasong kriminal ang siyam na establishmento sa Butuan City dahil sa paghindi pagre-remit sa SSS contribution ng kanilang mga empleyado. Ito ang balita ni Raymond October. Magpapaskal kami dito na show cause order. No? Ito naman, wala naman tayong nilalabag dito. Isa'y paalala lang. Usa-usa nga gipaskil sa mga sakop sa social security system ang show cause order sa siyam nga establishmento sa Dakbayan sa Butuan nga nakitaan o paglapas sa SSS law. Nasairan nga wala kini nagabayad o SSS contribution sa ilang mga empleyado. Wala sad nagadeklara o tukmang ihap sa mga empleyado o guban pang klaseng paglapas. Subay kini sa run after contribution invaders could raise campaign sa SSS. Tumong niini, nagukdon ang mga employer nga wala nagatuman sa ilang SSS obligations. Ang mga establishmento nga gipangwarningan mao ang Pearl Power Convenience Store, Amparo Mini Sawmill, Butuan Esperanza Veneer Corporation, Tagbagani Security and Investigation Agency, Angelico Montessori School, JC Lucky 99 Store, Sonheng Commercial Center, TS Trendy Shop o Jayhan Dry Goods. Gihatagan sila sa SSS o 15 kaadlaw aron hingpit nga tarungon ang ilang mga paglapas. This is a criminal violation. Yung hindi pagbabayad ng SSS contribution carries with it a criminal imprisonment, no? Of 6 years and 1 day to 12 years. 6 years and 1 day prison term will disqualify them from applying doon sa tinatawag natin probation law, yung suspended sentence. Definitely, they will have to be put behind bars. Ang mga saligando lamang sa matag establishmento ang mingatubang sa mga otoridad o wala pa sa maghatag sa opisyal na pamahayag ang mga tag-iya sa mga establishmento. I need to talk to our board of directors about this because they know that the school is really in
some position of financial problem. Ang akong reaction karon sa SSS, so ako lang i-follow up sa among tag-iyan, no? Sa among unay tanan empleyado, tanan akong mga empleyado akong ipasulod sa SSS. Ibayaran mi sa among amo, sir. Ang bookkeeper lang pud namo kay murag daily siya updated magsulod sa kuan sa SSS. Samtang nagbutang usab og members day booth ang SSS sa Gingona Park, diin pwede mangutana ang mga miyembro sa ilang membership status, loans o guban pang benepisyo ilaom sa SSS. Raymond Oktobre, UNTV. News and Rescue, Butuan City. Nagsimula na ang tatlong buwang fishing ban sa Zamboanga Peninsula noong Sabado. Inaasahang tataas pa ang huli ng sardinas at iba pang isda sa rehiyon dahil dito. Ito ang balita ni Dante Amento. Formalmente yaman implementaya el tres meses fishing ban na Zamboanga Peninsula del pasado Sabado, Disyembre 1. Ta prohibi Fiscana Conservation Area, particularmente del Sardinas, na isulusi Basilan Strait e Sibugi Bay. Tiene entero ancho de 6,481.80 square nautical miles el conservation area. Objeto de este dejaman da pone huevos e queda grande el mga fiscao. El dali también este bastante tiempo con el fishing ground para puede descansar para hindi destrozan na mga binedero anyo. Junto del Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bisya na mga mar el Philippine Coast Guard. Acerca de ese, asigur na BIFAR, esperanzao ay subi pa el cuhida, hindi lang del sardinas después del close season na Marso 1. Base na datos del ahensya, ya subi del 11% o mas de 16,000 metriko tonelada el cuhida del sardinas del pasao anyo. Ahora, talcansa ya na mas de 165,000 metriko tonelada el total commercial cuts del sardinas cada anyo. The fish that we are supposed to have close and conserve and manage properly abounds within the 15 kilometers which we are not allowed to fish. Fuera de este, ya subi también, según el cuhida del otro species del 5%, igual del galunggong, cabalias y tuna. Por eso, yan adapya con este el otro lugar, igual del Palawan. And then in Palawan, yung more on galunggong, and then in Davao also same, more on small pelagics. So, naging model po tayo? Yes, naging model po itong ating practice here in Zamboanga Peninsula. Napakaganda po nito because this is our way of protecting, conserving our resources, no? Dante Amento, UNTV, Noticias de Rescate, Ciudad de Zamboanga. At yan ang ating mga balitang Prombi. Ako si Debra Veral, mayang gabi. Tinapos na ng two-time champion judiciary magis ang winning streak ng AFP Cavaliers sa isang dikdikang laban sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 7. Samantala, umakyat na sa ikalawang pwesto ang Season 5 champion PNP Responders matapos talunin ang NHA Builders. Ito ang balita ni Bernard Dallas. Nagpakawalan ng tiglimang 13 na Chester Tolomi at Frederick Salamat upang buhati ng judiciary matches sa dikdikang sagupaan kontra AFP Cavaliers sa score na 95-93. May kabuang 37 points, 2 rebounds, 4 assists at isang steal si Tolomia na tinanghal na best player of the game. Nag-ayuda naman ng 19 points si Salamat. Itong unang pagkatalo ng Cavaliers na nananatili pa rin sa unang pwesto na may 6-1 win-loss record. Habang nasa ikawalong pwesto ang Magis na may 3 panalo at 5 talo na nanganganib ng ma-eliminate sa liga. Samantala, patuloy naman ang pag-akyat sa pwesto ng Season 5 champion PNP Responders matapos patumbahin ang NHA Builders sa score na 102-93. Nagpaputok ng 35 points, 9 rebounds, 3 assists at 4 na steals si Olan the Sniper Umiping. Habang kumasa naman si Richard Villanueva ng 14 points upang gibain ang run-and-gun game ng NHA Builders. Pagamat naagaw ng Builders ang abante sa third quarter, 71-72, mula sa pagkakabaon sa 49-44 noong second quarter at 28-17 noong first quarter. Rumatsada naman ng 31 points ang PNP laban sa 21 points lamang ng NHA sa last quarter. Naging susi ang dalawang tres ni Villanueva na may 11 points at 9 points naman si Umiping sa huling 10 minuto ng ballgame.
Dahil sa panalo, umakyat pa sa ikalawang pwesto ang PNP mula sa ikatlong pwesto. Nasa ikapat na pwesto naman ang Builders na may 4-3 panalo-talo. Wagi naman ang defending champion Senate Defenders sa DA Foodmasters sa third game sa score na 84-76. Best player of the game si Garen Sevilla at Harry Nang na may combined 44 points. Napakahalaga para sa Defenders ng panalo upang maidepensa pa ang kampinato na ngayon ay nasa ika-anim na pwesto na may 4-3 win-loss record. Batay sa rules, magpapaalam na sa ligang nasa ikapito at ikawalong pwesto sa pagtatapos ng second round eliminations sa Enero ng susunod na taon. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue, Philippines. Isang batang swimmer ang kasalukuyang umuukit ng pangalan sa larangan ng artistic at synchronized swimming upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ito ang balita ni Robert Navoa. Inspirasyon ng 15-year-old na si Aliyah Isabel Pacheco na nagmula sa Davao City, ang kanyang pamilya sa kanyang pagpupursiging makilala sa napili niyang sports. Si Isabel ang pinakabatang atleta na kabilang sa four-member synchronized swimming team ng Pilipinas na lumahok sa 2017 SEA Games na ginanap sa Malaysia kamakailan, kung saan nakipag-compete din ito sa solo free routine category. Well, first of all, my motivation is my family because they've sacrificed so many things just for this to happen. My aim for the next few years is of course to become better at this sport and to compete in more higher ranking competitions. Unang lumuhok ang Philippine team sa larangan ng synchronized at artistic swimming noong 2015 at si Isabel ang isa sa mga pioneer athlete ng bansa. Ayon sa kanyang coach, malaki ang potensyal ni Isabel bilang isang atleta. As a coach would consider her highly potential athlete. I have spoken to quite few judges and the general comment was that she is really well presented. She's got great manner of presentation. She's very beautiful. She's got the flexibility. She's got the qualities that the good synchronized swimmer has. To be honest, I wish she would be Australian. So I would absolutely love to have her in our club and I believe that I could make out of her very strong athlete who could have a potential good chances of trialing for the Olympic Games. Pinaghahandaan na ngayon ni Isabel ang kanyang pagsabak sa 2019 Southeast Asian Games at excited na ito dahil gaganapin ang paligsahan sa Pilipinas. Pangarap niyang maging Olympian balang araw at maging isang mahusay na synchronized swimming coach. Gaya ng ibang atleta, pangarap ni Isabel na makabilang sa kinatawan ng Pilipinas sa Olympics at maging isang sikat na synchronized swimming coach sa hinaharap. Robert Navoa, UNTV News and Rescue, Singapore. 30 diver trainees ang matagumpay na nakapasa sa diving course ng Professional Scuba Diving International o PSI na personal na tinuruan ni Kuya Daniel Rezor. Ito ang balita ni Leslie Lungboe. Bukod sa paggawa ng sari-saring serbisyo publiko, ay may ilan pang passion si Kuya Daniel Rezor. Tulad ng photography, filmmaking, music, at sports. Bukod pa rito, hindi alam ng marami na si Kuya Daniel ay mahusay ding swimmer at diver. Sa katunayan, si Kuya Daniel ang founder ng Professional Scuba Diving International o PSI. Sa pamamagitan ng training ng PSI na siya mismo ang nag-conduct, sa tulong ng course director na si Jess Lapid Jr., ay ibinabahagi ni Kuya Daniel ang kanyang kaalaman sa scuba diving. At noong Biyernes ay matagumpay na nakapasa sa diving course ang 30 trainees na dumaan sa exciting underwater obstacle sa Smallville Dive Center and Resort sa Bulacan. Sinubok ang kakayahan ng bawat isa sa ilalim ng 16 feet deep na dive pool ng Smallville kung saan nila makukuha ang kanilang diving certification o Sea Card.
Masayang-masaya naman ang lahat ng nakapasa bilang open at advanced open water divers, rescue divers at dive masters. Ayon sa kanila ay malaki ang maitutulong ng kanilang kaalaman sa diving. Para sa sarili nyo na marunong kayo mag-dive, pag may mga calamities, pwede kaming makatulong. Ngayon, pag sinabing bagyo, nakikita natin sa mga kababayan natin, nanduro na agad yung kaba. Actually, kahit habagat pa lang, meron ng kaba yung mga kababayan natin. So, mahalaga yung matuto na talaga ng water rescue yung team namin para kapag nagkaroon talaga ng mga bagyo, ng mga pagbaha, always ready kami sa pag-respondin. Bilang isang cameraman, napakalaking achievement na matuto ng diving kasi kakaibang view ang makikita sa ilalim ng tubig na talagang hindi mo makikita sa ibabaw ng lupa or sa area. Kakaibang perspective, kakaibang mundo yung nasa ilalim ng tubig. Ayon naman kay dive instructor Kuya Daniel, iba't iba man ang motivations ng bawat isa sa pagda-dive ay may makukuhang karunungan mula rito na magagamit sa anumang larangan. Ang isang madidevelop ninyo dapat dito sa ginagawa ninyo kung nagda-dive kayo, yung disiplina at yung pag-aalis ng alinlangan, pag-aalis ng duda. Dahil yung duda na yon ang maghahamper sa inyo para magawa ninyo ang isang bagay. I-apply nyo yan sa lahat ng gagawin nyo sa buhay ninyo. And makikita ninyo, masasabi nyo, may naituro pala sa akin ang diving. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Kalumpit, Bulacan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita't narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!